summation of moment at designate natin to as A, B, C. Bawat point merong cut. Ah, bawat load point, so i-designate natin. And then summation of moment at A is equal to 0. So R2 times moment arm na 6 plus 3, so 9 feet is equal to, or ganito, minus area ng 270, so maglalagay lang ako dyan ng convert na load, so which is F is equal to area nitong triangle, 1 half of 6, ito yung V, B, tapos height na 270, so 6 times 0.5 times 270, 810 ang makukuha. Okay, so minus 810 times moment arm, kasi dito ka sa A. So, itong distance na to, 1/3 yung centroid. So, 1/3 ng 6, meron tayong 2 feet. Sa bila, 2/3 naman. So, 2/3 of 6, meron tayong 4 feet. So, yan yung centroid ng triangle. So, 4 feet ang moment arm is equal to 0. So, by transpose, 9R2 is equal to 810 times 4. R2, 810 times 4 divided by 9, 450 pounds, yung R2. Then, R1 times 9, summation of moment at C is equal to 0. 9R1 is equal to, so hindi ko na gaganito na 0. Pag baliktad, yun yung R1. 360 yung R2. Oo, kasi mas maliit dito siya sa banda dito. And then R1, meron tayong dito tayo mag-summation of moment, C. So, FF, so 810 times moment arm na 5, dito tayo sa C. So, 3 plus 2, kaya naging 5. So, yung R1, yan na yung 450 pounds. So, sulat ko lang dito, 450, tapos dito, 360. O, kung nakuha mo yan, 5 points, ganun. Okay, dito tayo sa load diagram, so lagay ko muna na LD, then shear tayo, ganyan. Then sa tapat ng B, then sa tapat ng C. So, shear diagram. BD na lang. Shortcut. Then, straight line. Ayan. Tapos, yung solution, lagay na lang na to draw shear diagram. Diagram. Or, ano na lang, TDSD, ayan, para shortcut. By point tayo, by point. So, mayroong point A, to sa may reaction. So, lagay ko point A, A lang, tapos shear, tapos titignan nyo dito ngayon sa may support. Diba may concentrated load dyan? Ibig sabihin, dalawa yung i-designate ko na shear. So, shear A1, tapos yung isa, shear A2, yun yung dalawa na ibig ko sabihin. So, shear muna tayo lahat. So, shear A1 is equal to 0. Ito, 0 muna. And then, so, sa baba lang nito, so, shear at A2
equal to shear A1 plus R1. So, kasi pataas. So, shear at 0 A1, ito kanina, 0 plus R1, meron tayong 450. So, shear A2, nasa point A pa rin tayo, merong 450. 0 plus 450. So, tataas tayo ng 450. So, straight line yan, ha? Tapos, 450. Then, next, punta tayo sa point B. So, lalagay ko na dito B. Ibig sabihin, point B. So, may concentrated ba dito along point B? Wala. So, meron lang tayong VB. So, walang 1, walang 2. So, isa lang. VB. So, V shear at B is equal to VA2. Ayan. Plus, so, anong area dito sa taas itong triangle? Ang meron, ang kukonsider lang natin na area is uniformly distributed load o kaya uniformly varying load, which is ito. So, designate natin to yung pulay-pula na area 1. So, area 1. So, anong V sub A2? Positive, 450, kasi reaction pataas. Yung A1, pababa, ba negative? So, plus, negative, tapos yung area, or gawin na lang natin, pwede naman negative mo na agad. Ganun. O, tapos palitan mo to negative. So, pwede yan kahit ano dyan. Okay? Pwedeng plus area 1 or minus area 1. Tapos, pagdating dito, o, di plus, negative, ganun. O kaya, direktang negative. So, ganun yung solution. So, minus 1/2 of area. So, ito yun, di ba? 1/2 of 6 times 270. So, minus. Ah, sige, lagay ko na lang dito. So, 1/2 of 6 times 270. So, ayan yung 810. So, mangyayari, 450 minus 810. So, that is equal to ilan? 360. Tingnan natin yung calculator. 450 minus 810. So, 360. Ayan. So, V, diba dito? Negative. So, negative. 360. So, anong degree to? First degree, diba? So, magiging ito, second degree in drawing. So, ganyan siya, pa-curve. Second degree. So, ganito siya. Ang haba kasi, kaya parang rectangular. Tapos, dito siya umumbok banda. Yan, dito. So, may bandang upper right. So, yan yung itsura niyan. Parabola. So, yan. Ito yung vertex. Yan. Ito yung vertex ng parabola. So, ito yung A. Tapos, ito yung B. Ito yung B. So, ganyan. So, kalahati lang ng parabola to. Itong triangle na to. So, ganyan yan. Ito. Yan pa ganyan to. Okay? So, tapusin mo natin ng shear. Proceed na tayo sa C. So, at point C, dito sa may support. So, mayroong concentrated. So, dalawa. So, meron tayong V sub 1, V sub C1, tapos V sub C2. So, V sub C1 muna. V sub B. Plus R2. Meron tayong... Ah, hindi. V sub B is equal to area load, area load diagram ng span DC. Ayan, kaya area load diagram DC. So, B sub B, negative 360. So, tignan natin, meron bang area load dito sa span DC? Wala. So, zero. So, therefore, yung BC natin, negative 360 pa din. BC 1. So, ito, tuloy-tuloy lang natin. Wala namang area load dyan. Yan.
negative 360. Then lastly, yung VC2 is equal to VC1 plus R2. So VC2 negative 360 plus R2 positive 360 pataas. Pa counterclockwise. So therefore VC2 is equal to 0. So yan, gandun. So magko-close na siya. So yan yung magiging shear diagram natin. Okay, so yan, meron tayong nag-cross dito, di ba? Ibig sabihin, pag nag-cross dyan, zero, kasi shear tayo, di ba? Zero shear. So, kunin natin yung zero shear na yan. Kasi magagamit yan sa, usually, ang zero shear, nandyan yung maximum moment. So, bago tayo mag-proceed sa moment diagram, kunin muna natin yung X distance. So, i-redraw ko lang dito. So, meron tayong triangular load. Ganyan. Meron tayong R1 na 450. Tapos, meron tayong F. F1. So, iba yung F sa F1, ha. So, ganyan. So, magre-ratio and proportion tayo. 270. Tapos, ito 6 feet. Bakit tayo magre-ratio and proportion? Kasi yung 450 na positive pataas minus F1 para mag-zero yung shear. Diba? Kailangan natin ng force dito pababa na dapat 450 din yung equivalent para zero yung shear. Diba? So, meron tayong X dito. Hindi natin alam yung distance na yon, which is ito. Tapos, meron tayong Y. Kasi kinat natin yan. Hindi yan 270, ha. So, magkakat tayo dyan, syempre, ano din yan, parang varying. So, Y. Okay, so, kukunin natin yung value ng Y mamaya. Pero, equate muna natin 450 minus, ano yung area F1, which is area, 1 half of XY is equal to 0. So, kukunin natin yung Y, may variable tayong dalawa dito, XY. So, meron tayong y over x. Magre-ratio and proportion tayo. Y over x, ratio and proportion ng triangle by ratio and P, R and P. 270, makatumbas ng y, divided by x, 6. So, therefore, meron tayong y is equal to 270 divided by 6. 45 ata to. 270 divided by 6. Oh, 45x. Meron tayong 45x. So, dito ko muna. Ah, hindi na yan. Dito na lang. So, 450 minus 1 half of x. Ano yung y? 45x. 45x. So, 1 half yan. Is equal to 0. So, transpose natin. 450 is equal to magiging positive na, tapos 1 half, so 45 over 2, tapos x squared, x times x, x squared, so cross multiplication, 450 times 2 divided by 45, so 20, x squared is equal to 20, therefore x natin is equal to square root of 20. Yan. Pakto ko muna yung value, which is square root of 20. Ayan ko dito, square root of 20 or, sige, para may idea tayo dun, 4.472. 4.472. Yan, sige. So, review tayo sa section method, ha. V of segment BC is equal to 450 minus 1 half of x1. So, 450 minus 1 half of x, yung y kanina, ratio and proportion, so 45x. So, shear mo is 0, so 450 minus 1 half x squared times 45. So, ganun din dito yung nangyari.
So 45 over 2 x squared is equal to 450. Squared 450 times 2 divided by 45. Tanggalin ko yung squared, square root ko. So square root of 20 rin yan. Okay. Proceed tayo dun sa moment na tayo. Moment diagram. Straight line, ganyan. So to draw moment diagram. Moment diagram. So at point A, ganyan, point A. At point A, moment diagram na tayo, ah. So at point A, so M tayo. M. MA1, meron bang concentrated moment dito? Wala. So, or fixed. Concentrated moment or fixed. Ganun. Kasi may moment dun eh. So, wala. So, MA lang. MA lang tayo dyan. Walang MA1, walang MA2. MA lang. So, MA is at point A is equal to 0. So, kasi roller support o kaya pin support, 0 yung moment dyan. So, tapos na yan. MA, 0. So, yan, 0. So, B naman tayo, B. Dito, sa B. So, mamaya, balikan natin to. So, M at B. Ah, hindi. Gawin na natin kagad. Kasi ang MB, moment at B, is equal to MA plus area 2, area 3. Minus area 3. So, designate natin na A2 kasi may A, area 1 na doon. So, area 2 na dito. Area 3 dito. Area 4. So, parang moment at point B, moment at B is equal to MA area 2, yan, positive, tapos negative na to, diba? Minus area 3. So, ganyan. So, kukunin muna natin yung area 1, tapos yung area 2. So, dito sa point na nag-zero shear, ano ang susunod? D. So, D yung letter. So, i-design ko muna to. Ayan, resign ko muna yan. Moment at D na muna. So, point D. Ayan, hindi ilagay ko D dito. Moment at D is equal to moment at A plus area 2. Okay, moment at A is equal to 0 plus area 2. Paano kunin yung area 2? So, parabola to, diba? So, i-drawing ko lang dito. So, meron tayong rectangle, ganyan. Tapos, meron tayong dito na curve, dito. So, kasi yung area wa, area A, tapos area B. So, area A ng parabola is equal to 2 third B times H. So, ito yung B, ito yung H. So, area B is equal to 1 third of B times H. B times H. So, etong area 2, diba dito nag-curve? So, kasi ganito yung triangle. So, pag ganito yung triangle, ayan, baliktad. So, ito yung rectangle ko. Paano kaya yung drawing yan? Dito or dito kabila. So i-ano nyo na, search nyo na. Baka mamaya sa midterm baliktarin ko yan, oh, dito. So paano yan? Ganyan na ganyan, baliktarin ko lang. Okay, tignan nyo yun, ha? Aralin nyo yun. So, yan, dito, sa ganitong case, yan, ganyan. So, dito siya nag-curve.
Ibig sabihin, yung area natin, 2/3. Diba? So, area 2. Area 2. 2/3. So, ano yung H? 450. Ito, 450. Ano yung B? Square root of 20. So, meron tayong... direct ako na dito, ah. So, moment D is equal to area 2 is equal to 2/3 ng ano yung B natin, square root of 20 times H, 450. Okay, therefore pag compute natin yan, ilan? 1,341.6 something. Ayan. So dito, so pag dinew natin ganyan, ayan. So meron tayong curve. O ganyan. So 3 degree, ito 2 degree. Meron tayong maximum moment na, so lagay ko na lang MD max or MD, maximum moment positive. Meron tayong 1,341.6 dito sa point D. Okay. So, next point tayo. Okay, naintindihan to? 2/3. Ito. Yan, ito. Yung ganito. Okay. So, area ano na tayo? Point B. Point B that is equal to moment at D. Hindi. Moment B. Walang concentrated moment doon sa B. So, MB lang. Walang MB1, MB2. Walang. Moment at B is equal to MD. Moment at D. Plus area 3. So, i-minus ko na kagad kasi negative yun. So, minus area 3. So, MD is equal to 1,341.6 minus A3. So, ano yung A3? Yan dito. So, dito yung curve niya. Tapos ito yung sa beam. Ito yung area 3. Okay. Tapos, ito, area imaginary. Ayan. So, area imaginary. So, ang area 3 natin, area ng parabola. So, ito yun. Itong manipis. Is equal to area imaginary plus area 3. Ito yung area 3. So, area 3 equal to area ng parabola dito sa may top minus area imaginary kasi wala naman talagang area dyan. So, continue ko dito. Area ng parabola pag ganito, dito sa taas 1/3. So, 1/3, ano yung B? So, B natin square root of 20. Tapos yung H natin, ano to? 450. Ano pa to? 360. Absolute value. Ito yun, negative 360. So, yung buong to, ilan? 810. So, yung B natin, square root of 20, tapos yung H natin, 810. Absolute value yun, ha? Minus area ng imaginary. So, meron dalawa yung area ng imaginary. Ganyan. So, straight line yan. Ganyan. Okay, tapos area imaginary 1, area imaginary 2. So, area imaginary 1, so lagay ko lang dito, AI 1, tapos minus AI 2. So, yan, area imaginary 1. So, 1/3 of, ito, itong part na to. Diba, ito, yung 20,
Yan. Tapos itong buo. Ah, okay. Dapat ito, itong buo, 6. So, mali pala tayo dito. Dapat 6 ang ilalagay dito sa parabola. So, yung area ng parabola, 1/3 of 6 times 8, 10 minus area 1 imaginary, 1/3 of square root of 20 times h, ito yung h nya, 450 minus, ito, rectangle na yun, yung imaginary ay 2. So, 450, tapos ito 6, diba? 6 minus square root of 20. So, ito yun. Ito yung part na yun. Yan, 6 minus square root of 20. So, area ng rectangle, 6 minus square root of 20 times yung height na 450. So, meron na tayong area 3. Makukuha nating area 3 is equal to 261.6. Yan yung area 3. Area 3 pa lang yan. So, ano to? 1341.6. Saka natin i-minus yung area 3. Okay, so dito. Tungko dito, moment at B is equal to moment at D minus area 3. Moment at D is equal to 1341.6 minus 261.6. Ayan. Oh, ayan. So, 1341.6 minus 261.6, hindi 0.4. So, 1080. Yan tayong 1080 yung area. So, 1080. So, next tayo. Okay, 1080. So, drawing natin. So, dito, mas mababa konti. Positive. So, curve pa din yan. Mababa. 3 degree. And then, moment at C is equal to moment at B plus, hindi. Kasi negative na siya. Area 4. So, moment at D, 1080 minus ano tong rectangle na to, di ba? Kasi 0 degree to. From loading diagram na wala namang area, yung slope niya from wala to 0 degree. And then from 0 degree magiging 1 degree. So straight line, 1 degree, dapat 0 yung makukuha natin dyan. So area 4, 360. Tapos yung length niya, 3 feet. 360 times 3 feet. So, that is equal to 0. 360 times 3, 1080. 1080 minus 1080, 0. Moment at C is equal to 0. So, yan. Saktong at close. So, ang highlight lang dito, yung area ng parabola. So, aralin nyo yan, yung area ng parabola kung paano. Dito, sa may 2/3. So, yung ganyan. Ito, 2/3. Ito yung area 3. So, ano to? Area 2. Area 2. Tapos, ito, imaginary area. So, imaginary area. AI. So, area ng parabola. So, dito tayo. Ito yung consider natin. Equal to area 2 plus area imaginary. So, ano yung area imaginary is equal to area of parabola minus area 2. Area of parabola 2/3, kasi dito siya, di ba, yung nakaumbok na part.
So kasi 2/3, hindi siya 1/3. So ano to? Ito yung complete parabola, di ba? Hindi siya square root of 20, ha? Ito yung square root of 20 sa may area to. So 6 feet. So 6 times 8, 10. 8, 10 kasi 450 tapos 360. Pag pinag-add mo yan, 8, 10. So, okay, yan yung area of parabola. Minus area 2, ito. Yung area 2, ganun din, 2/3. 2/3 of square root of 20, yan yung B. Tapos 450. So, yan. So, AI, di ba? Makukuha natin yung area of ito. So, dito. Area of imaginary. So, di ba? Ito, rectangular. So, area ng rectangular is equal to area imaginary plus area 3. So, mamaya makukuha mo yung area I dito, area of rectangle, ano? 6 feet times 360 is equal to area of imaginary, makukuha mo dyan mamaya, area 3. So, simplify natin yan. Area 3 is equal to 6 times 360 minus area imaginary. Area imaginary muna tayo, 2/3. Times 6 times 8, 10 minus 2/3 ulit square root of 20 times ano ba, 450 area imaginary 1898 minus ka yung ginawa 10 2/3 6 times 80 2/3 square root of 20 for 50. 1898.35. Meron na tayong area imaginary. Delete ko na lang to na lang. 1898.35. 6 times 360 yung rectangle. So 6 times 360 minus answer. So previous calculation yung answer, diba? Meron 261.6. 261.64. Mayroon konti. Hindi, ganun lang siguro yan. Isa sakto. Pagka ito, itong 3641 po, siguro 4 din to. Pag dinerecho mo yung ano. So, parehas lang din pala. Sorry. So, ayan. So, kanina dito, ang kinonsider natin, ito, di ba? Yung sa 1/3. So, nakuha natin, 261.6, yung R3. Ngayon naman, 2/3. So, parang kinuha ko yung parabola. Ayan. Ang hindi ano dyan, drawing ako ulit ng triangular, ha? So, parang ito, kumurba dito. So, ito yung area 2. Ito yung area 2. Yung dito, yung yan. Tapos, ito rectangle, di ba? Tapos, may parang part dito, yung ito. Yan. Hindi ano, ha? Huwag yung 360, tapos kung anong length man yun. Halimbawa, hindi, meron pala tayong length dito. Yung 6 minus square root of 20. Yung area dito, yan, yung ito. Yan. Kasi baka ang gawin nyo, area rectangular, tapos gano'n. Yung area dito, yan, to. Hindi ano yan, ha? Hindi 2/3 of, ito, B. 6 minus square root of 20 times 360. Hindi ganyan, ha? Ang pagkuha ng mga area, yung complete parabola. So, ito kasi complete yung rectangular niya. Okay? And ito yung beam. Oh, so, okay na. Natapos na tayo sa lahat ng moment na kuha na natin. So, halimbawa, beam o roller. Tapos, ganyan. Oh.
So ang magiging ano niyan, so yung magiging share niyan, so di parang may reaction ka diyan, may reaction ka dito, makukuha mo, so ganyan, tapos first degree, tapos ganito. Hindi to complete parabola, baka mamaya gawin nyo ito ganyan, tapos ito na yung h nyo. Hindi, di ba may ano yan, ganyan yung triangular load. So iabot nyo dito, so ayan yung value ng complete parabola. Kaya may mga ano, so ganyan, so mangyayari ito na yung complete parabola nyo, tapos ganyan yung value na to, yan, ito lang yan. So wag nyong, halimbawa area 1, wag nyong ito 2/3 ng ito tsaka to, hindi, ito yung 2/3. Yung pagkuha ng area ng parabola ganito, so ito yung parabola, ganyan tsaka to. So ito yung vertex A, vertex B. Ang pagkuha per cut na ganyan, per cut. So kung ano yung A1, B1, so yan yung area. So 2/3 of A1, B1. Tapos kung gusto mo naman itong area na to, yung mas malaki, so syempre iba na yan, A2, B2. Ganun. Hindi yung ano ha, yung ganito, tapos igaganyan mo siya, tapos dito naman, tapos igaganyan. Hindi. Yung property ng parabola na area, so ito times ito. So ito yung para area niya, tapos area ng halimbawa itong buong to, so area of 2/3, ganyan. So analytic geometry to. Ang possibility ko na ibibigay, possibility ko na ibibigay, triangular load, iusog ko. So 1 feet 1 feet, o kaya baliktarin ko ganyan, o kaya baliktarin ko tapos iusog, tapos may distance na 1 feet 1 feet, ganun, depende. Or yan, o ganyan. So ito na yun, o baliktarin ko yan, pili kayo dyan. Or ito pwede rin gawin kong ganyan, tapos nasa gitna, mas mahirap na yun. Oh, ito, tignan nyo to, yung example natin nakagilid. What if iusog ko dito ng 1 feet or 2 feet, ganyan na ganyan. Okay, try nyo mag-sod ng ganun. So ganyan, o iusog ko lang yan, o magiging ganito. So bilog yan, tapos yan. O 270, ilan yung natira kung iusog ko ng 2 feet? So may matira dito 1 feet, kasi 3 feet to. O yan. Okay, balik na rin ko. O. So mayroon tayong 2 feet dyan, 1 feet dito, yung 0 distance, tapos 270. So try nyo solve to ah. Malaking chance yan na lumabas sa midterm exam. Okay? Next problem tayo. Gusto kong reviewin nyo dyan yung may mga fixed support. Kasi kakaiba yun. May moment kasi involved dun eh. Yan. So dito tayo. Next problem. Method of area pa din. Problem 4-4-1. So meron tayong ganyan. Kakaiba. Kakaiba. Designate natin to as A, B, C, and D. Okay, anong gagawin? So lahat ng yan na force, i-convert natin sa ito, yung mga nakausling beam na yan, i-convert lang natin sa straight line lang.
magiging ito, roller. Ganyan, tapos pin. So, i-convert natin sa ganyan lang. Ito. Yan, yung ganyang itsura. Pag ito, itong 14 kilonewton, nilipat mo dito. Ito. Pag nilipat mo dyan, yung 14 kilonewton horizontal, so, mangyayari, ganyan pa din yan. So, horizontal pa rin siya na 14 kilonewton. Pag nilipat mo dito, sa kalahati, 14 kilonewton pa rin yan. So, kahit saan dyan, 14 kilonewton. Kahit saang distance dyan, 14 kilonewton pa din. So, pag nilipat ko dito, yung nilipat ko dyan, sa kalahati, which is 1 meter, so, 14 kilonewton pa din. Pero, may moment na nag-create na pag nilipat ko dito. Ganyan. Kasi dito ka nag-moment. So, pag nilipat ko dito, anong value? 14 kilonewton pa din. Tapos, anong moment arm? 1 meter. So, 14 times 1, 14 kilonewton meter na. So, wala na to. Kasi nilipat ko doon. Okay, try natin ilipat dito. So, 14 pa din. Tapos, meron tayong moment na paganito. Counter clockwise. So, pag nilipat ko dito, magkikreate ng moment dito. So, 14 times. Tapos, yung moment arm ilan? Yung minug niya? 2 meter. So, 14 times 2 meter, meron tayong 28 kilonewton meter na na-create kasi nilipat ko yung load dito. So, ganon. So, yan. So, target natin, isang beam lang. Ganyan. Tapos, meron tayong axial load na nangyari. Axial load na to, ah. Diba yung ginagawa lang natin? Shear diagram. Moment diagram. So, wala tayong area axial diagram. Diba? Wala tayong axial diagram. Shear load, moment load, wala tayong axial load diagram. So, ibig sabihin, ito, hindi kasali. Moment na lang. Okay? So, tapos na tayo dyan. Dito naman, ito. Itong 10 kilonewton na may angle. So, ito na load, transfer natin dito. So, dito yun. So, di ba naka-angle? So, i-component natin. So, i-break natin yan. So, magkakaroon tayo ng horizontal load. Kunin natin yung component load. Yan. So, ano yung value nito? Di ba? 3, 4, 5 triangle yan. So, yan yung rule ng triangle na yan. 3, 4, 5. Ano yung value nito? 3 fifth or 4 fifth? 3 fifth siya o 4 fifth? Ito, yung horizontal. So, wala. Gagawin nyo na lang. I-theta ito. Tapos, tangent ng A over B. Parang, tangent theta is equal to A over B. Ano yung A? So, dito yung angle mo. 4 over 3. Tapos, arctangent. Tapos, kung ano yung angle niyan. So, ganun. So, ganun na lang kung ano. Kung nalilito kayo, mas matagal. So, pwede naman yan. Tapos, may something angle kayo din na 0 point. Maraming decimal pa yan. So, isip store nyo para eksakto. So, pero pwede namang 3 fifth of 10. Tapos dito, 4 fifth of 10. Para hindi kayo malito, ganito. Tignan nyo, ha. So, mag-draw nyo ng triangle. Kasi nakakalito kung 3 fifth or 4 fifth. So, meron tayong 3 saka 4. Ano mas mahaba dito? 4. So, 4 fifth. Ibig sabihin, mas mahaba, mas malaking load. Diba? Tapos dito, mas may click. Ayun na, mas may click.
So, mas maliit yung load. Oh, anong mas malaki? 4/5 o 3/5? Mas malaki 3/5, di ba? O di ay 4/5. So, 4/5 of 10. O di mas malaki yan. Ito yan. Di ba pagka vector scalar, kung naka-scale? Di ba pagka ganyan, mas malaki yung patayo? O di 4/5. Mas malaki yung fraction na 4/5 kaysa sa 3/5. So, kaya 3/5 to. Okay, so, ilan to? 4/5 ng 10? Parang 8 ata to. 4/5 ng 10. Ah, hindi pala na mo-multiply yung ganun. So, meron pang 10. 8. Ayan, 8. Ah. 8. Tapos, 3/5 ng 10, tingin ko 6 to. 3 divided by 5 times 6. Ay, ba't ganun? Ay, hindi. 10. Hindi, 6. Okay. Kaya 6. So, meron na tayong component. 6 saka 8. Ibig sabihin, itong 10 natin, oh, din-delete na. Kinonvert na natin sa component. Actual load. Actual load dito, ah. Dito. Pagdating dito sa 2 meter na to. Pagka nilipat ko, actual load. Oh, pag nilipat ko 1 meter to, actual load pa din yan na 8. Pag nilipat ko dito, patayo na siya. Pag in terms of dito. Kaya meron tayong 8 dito. Kilonewton. So, yun yung ganyan. Okay? Doon naman tayo sa 6. Ilipat natin dito. So, same scenario dito. So, 6. Pag ganun. So, ilipat ko dyan. Meron tayong 6 kilonewton. Pero dahil nilipat natin, di ba, may moment arm. Mag-create siya ngayon ng moment. So, pag ganito. Kasi dito ka eh. So, 6 times 2, 12. Kilonewton meter na. So, yan yung 6 times moment arm. 6 times moment arm. 2. Kaya naging 12. So, ayusin ko lang to. Dito na tayo sa yan. So, meron tayong moment na counterclockwise. 28. Meron tayong axial load na 14. Tapos, dito naman, axial load na 6, then vertical load na 8. Tapos, nag-create tayo ng counterclockwise moment na 12. O, di kukunin na natin yung R2, saka R1. Saka pa lang tayo mag-summation of moment at equal to 0. Kaya. So, kung gusto ng, ano, curious kayo, anong silbi ng axial load? O di, diba, yung axial load natin. So, pag-cut ka dito sa AB, so, walang axial load dito sa AB. Dito lang magkakaroon ng axial load sa BC. So, yan, ganyan. So, magkakaroon ng, so, kung compression mo is positive, meron kang axial load na 14. Ayan. Tapos magkakaroon ka ng axial load ulit pataas. O, na 6. So, magkakaroon ng 14 plus 6. So, 20. So, axial diagram to, ha. O, sa segment CD, meron kang axial na 20. Internal axial load na 20. Samantalang sa segment BC, meron kang internal load na 14. So, yan. So, never mind to kasi share and moment lang tayo. So, higher year na yan. So, ibang usapan na yan. So, hayaan nyo na yan. Saka na lang. So, parang nangyari ito. Wala. Pero tignan natin kung magagamit yan sa summation of moment. To 14. So, pag dito ka nagsasummation of moment, di ba yung distance mo 0? Diba? Wala. So, 14 times 0. So, hindi nagagamit to.
saka 6. So, tanggalin na lang natin pampagulo. Ayan. O, di re-red ko ulit. R2, R1. So, meron lang tayong moment na 28. Tapos, meron tayong moment dito na pabaliktad, 12. Ayan. R1, R2. So, diba? Na-simplify natin ng ganyan. So, tingin ko, kaya nyo nang mag-share ang moment sa ganyan. Ito, itong ganito. Solve natin, sige. Okay, so, ayusin ko lang. So, meron tayong 2 meter. So, summation of moment at A is equal to 0. So, R2, ilan yung distance? So, 6 meter. Ano yung R2? Pag dito tayo sa A, clockwise. Ano yung mga clockwise? A counter. So, counterclockwise. Itong 12, counterclockwise. So, plus 12. Ano pa yung counterclockwise? Ito, yung 8. 8 times moment arm 4. So, counterclockwise din yan. 8 times 4. So, is equal to ito, clockwise. Mayroon tayong load na 28. So, is equal to 28 or minus 28 is equal to 0. O, di kong ilipat ko dun, di is equal to 28 din. So, ayan. I-simplify ko lang to. R2 is equal to 12. Lagay natin lahat sa kabila. So, negative 12, negative 8 times 4, tapos positive 28 divided by 6. So, mayroon tayong R2. Ilan yung R2? So, meron tayong dito, syempre, kukontrain niya yung 20 kilonewton. So, wala din yun. Okay, R2, ilan? R2, 8. Negative 8. So, sino yung nag-message? Bernard. So, tignan natin kung negative 8. So, i-transpose ko. So, negative 12. And then, minus 8 times 4. Kaya, nagsisibaliktaran yung sign convention. Plus, 28. Negative 16. Divided by 6. Ba't hindi 8 yung nakukuha? Wait lang, check natin. So, R2 times 6. Moment. Hindi. Mali tayo ng sign convention dito sa 6 times 2. Ito. Dapat ito pa clockwise. Itong 12. Dapat clockwise yun. So, meron tayong 12 na clockwise. Ibig sabihin, negative 2. Yan. So, ulit. So, negative. So, magiging positive 12. Minus 8 times 4. Basta, binabaliktad ko yung ano. Plus 28. So, equal to 8. Eight times 4 clockwise. Divided by 6. Bakit hindi 8? Dapat ang makuha dito sa R2, negative 8. Ito tayo, summation of moment at A. R2 times 6. Counter clockwise. Plus to. Yung 12 counter
clockwise, counterclockwise, yung 8 counterclockwise, tapos counterclockwise. Yung 12, ah, dito pala tayo. R2. Yung R2 negative. R2 counter clockwise. So negative. Tapos yung R, yung 12 clockwise positive. And then itong 8 counter clockwise, so negative. And then ito 28 counterclockwise negative. So yan. So is equal to 0. So R2 times 6. So transpose ko sa kabila. So magpa-positive na. And then 12 positive. Ito minus 8 times 4. Minus 28. Yan. Tingnan natin kung dapat 12 minus 8 times 4 minus 28. So 48 divided by 6. Yan, negative 8. So 'di ba yung R2 natin? Pataas yung assumption natin, di ba? Kasi usually pataas yan, no? Ibig sabihin, pag negative, yung totoong direction niya ng R2, pababa. So, ganyan. So, magiging syempre, positive 8 na yan. Tapos, ito hindi na yan, ano? So, hindi na yan yan. So, ang tamang direction ng reaction ng R2 pababa.